kaaga-agang tumatawag ng delivery ng sarisuki. Nandoon na raw sila sa may tindahan. Kaya naman ako, imbis na magpapaintin pa, ay napabangon na at bilisang gumayak dahil nga naghihintay na sila. Kaya maaga pa lang ay nasa tindahan na ako. Kinalat ko nga muna dito sa loob ang kanilang delivery kasi may gagawin pa ako sa labas. Gusto nga nila sa bahay na lang ibaba. Sabi ko may Alfonso yan. Mahirap magbuhat. Wala akong tagabuhat. Kaya ayun naman, napilitan na lang silang hintayin ako. At dahil nga kulang pa ako sa in-in, ayan, at wala pa ako sa wisyo. Hindi ko pa alam kung ano ang aking uunahin sa mga gagawin ko. Buti naman at walang nanlokon sa akin ng mga panahong ito at dito natin malalaman kung totoo nga ang lokohin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Ayan nga, inumpisahan ko na namang guluhin ng mga laman ng gondola ko. Yung mga tipong nananahimik na lang sila sa isang tabi, yung mga toyo at suka na yan. At ginugulo-gulo ko na naman, ililipat-lipat ko na naman siya ng pwesto. Nahihilo na rin sila sa akin kasi kung saan-kaan ko inilalagay tapos pag ano, maiisipan ko na naman palitan, ilagay sila sa ibang pwesto. Ewan ko nga ba, pagka kasi medyo nagtatagal na, medyo nagsasawa na ako sa estilo, kaya ayan, pinapalitan ko na naman. Gusto ko na naman nga kasing baguhin ang mga laman ng mga istante. Kung mga toyo at suka siya, magkakasama na lang siya. Ayan, magkakasama na siya sa isang part. Kaya ngayon pinagtatabi-tabi ko na lang yung isang pataas ay para sa toyo at suka na lamang. Kasi nga naman nakakaasar ding maghanap pagka hindi mo na nakikita dahil nga sa gulo-gulo at sama-sama. Kaya titingnan natin kung gaano katatagal yung mga ganyang ayos na lang muna to, kung kailan siya tatagal pa. Kasi minsan kaayos mo lang, gulo-gulo na naman. Ayan din, at inirefill ko na rin ang mga stocks na nakatago pa. Kaya naman inilabas ko na rin ang mga meron na akong stocks kaya para mapuno, magkamukhang puno naman ang lagayan. Siguro naman pag may nagtanong na customer kung nasaan ang ganito, nasaan ang ganyan, maituturo ko na sila kahit nakapikit pa ako. Pag hindi pa naman nila nalaman ay ewan ko na lang. Ito ding side ng mga dilata, pinagsama-sama ko na lang din lahat ng maanghang at lahat ng hindi maanghang. So kahit iba-ibang brand, pero kung maanghang siya, so lahat puro red siya. Mas madali ko pating malalaman kung ano na yung walang stock. Pero minsan ang mga sardinas gumagante, hindi mo naman inaano pero sinasaktan ka. Kaya naman dinahandaan ko na ang pagbababa at baka naman buko lang abutin ko nito. Sunod ko namang inayos ang tuna at saka corn, yung mga corned beef na dilata. Pinagsama-sama ko na pag San Marino na siya, either red at saka yellow magkasama na. Pag Century Tuna, magkasama na rin yung flakes in oil at saka yung hot and spicy. So imagine niyo na lang kung gaano siya kagulo sa personal. Kasi itong mga gondola na to, hindi mo siya pwedeng ilipat nang hindi mo tinatanggal ang laman. So isa-isa kailangan mong tanggalin. Eh ito nga, pinagtatanggal ko lahat kasi nailipat ko na ang itong gondola na to dito sa may gitna. At ayan pa, ibabalik ko pa yan isa-isa at meron pa rin akong ililipat. So tingnan niyo, imagine niyo naman kung gaano siya kagulo. Nasisikipan kasi ko sa dating ayos. Kaya naman, ito, naisipan kong pagpalit-palitin na naman. Sinukat-sukat ko pa yan. Dahil syempre, hindi naman ako sigurado kung magkakasya ba yung gondola dun sa gitna o kung dun sa ayos na yon ay magiging okay ba ang pwesto nila. So, trial and error talaga sa pag-aayos ng tindahan. Kaya naman, sa susunod na video ko, makikita nyo na kung success ba ang ginawa.